Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, Layton Squad. My name is Addie. So for today's video are the travel requirements para sa mga kababayan nating dual citizens na uuwi or paalis man ng Pilipinas para sa buwan ng Nobyembre 2024. Details coming up. So panibagong buwan kabayan para sa ating mga dual citizens na uuwi man or paalis ng Pilipinas para sa buwan ng Nobyembre. Ito ang latest sa inyong mga travel requirements to and from the Philippines. So unahin natin ang inyong mga valid passport. So as a dual citizen, may dalawang klase po kasi hindi lahat ng mga dual citizens ay nag-a-apply ng panibagong Philippine passport. Yung kadalasang nangyayari is ang isang dual citizen ay may foreign passport siya at ginagamit niya yung dual citizenship certificate. Which is okay kasi hindi naman mandatory ang pagkuha ng panibagong Philippine passport kung ayaw mo talaga. So with this, using your foreign passport, dapat alam mo ang 6 months rule. So, importante ito kabayan kasi hindi lang ang Philippines ang nag-e-impose ng rule na ito. So, siguraduhin na yung mga validity ng inyong mga passport ay 6 months pataas. Kasi ito ay isang grounds for denial during check-in sa pagkuha ng inyong mga boarding passes kung ang validity ng inyong mga foreign passport ay less than 6 months na lang. Doon naman sa mga dual citizens na may Philippine passport, importante pa rin na valid ang inyong mga foreign and Philippine passport. So, ugaliin natin kabayan na i-check ang validity ng ating mga pasaporte bago pa man mag-book ng inyong ticket. Kung sakaling nakapag-book na kayo ng ticket para medyo makaless sa price ng ticket, nag-book kayo way ahead of time of your travel date, like 5 months before, 4 months before, at hindi mo napansin na mag-e-expire na pala yung mga passport, asikasuhin na agad yan kabayan at mag-expedite process para ma-send sa inyo ang inyong bagong passport bago pa man kayo umuwi ng Pilipinas. Next is yung plane ticket. As a dual citizen, ito ay isa sa mga perks ng isang dual citizen na makapag-book ng one-way ticket. Yes, pwedeng-pwede yun kabayan. Kasi as a dual citizen, pwede kang magstay sa Philippines indefinitely, meaning one pasawa. For as long as you want, pwede kang magstay dito. So you can book a one-way ticket, especially to those dual citizens na uuwi na ng Pilipinas for good. So pwedeng-pwede yun kabayan. Siyempre, ang e-travel required pa rin para sa kategoring ito. Dual citizens. So kung ikaw man ay pauwi ng Pilipinas, required ito. I highly suggest na mag-register within 72 hours prior to your departure kung saan man kayo manggagaling. Para hindi kayo ma-hassle kasi yung mga naririnig ko straight from the traveler's experience na kung wala kang e-travel during your check-in process sa pagkuha ng inyong boarding pass, paaalisin ka talaga sa linya para gumawa ng e-travel. So kung first time mong gumamit ng e-travel, eh kailangan mo pang mag-create ng account. Yes, totoo yun. If you guys need more information about e-travel, eh meron na po tayong na-upload na video for your reference. So tandaan ka bayan, for dual citizens, required pa rin ang e-travel papuntang Pilipinas. When you guys depart from the Philippines, kung paalis na kayo, kung foreign passport yung gamit ninyo, hindi siya required. But if you guys are still using your Philippine passport departing from the Philippines, mag-register po kayo sa e-travel. Kasi ang e-travel required siya sa mga Philippine passport holder during departure from the Philippines. Kung ikaw naman ay babiyahe kasama yung mga foreign spouse and foreign kids, na-extend po ang balikbayan privilege sa kanila. So ikaw as a dual citizen, you can stay in the Philippines indefinitely. Pero yung foreign spouse and foreign kids mo, nakasama mong bumiyahe at dapat magkasabay kayong na-process during immigration, ay mag-grant po sila ng balikbayan privilege. Ito po ay 1-year visa for free. So ang 1-year visa kabayan, hindi po ito ina-applyan. Binibigay po ito during arrival process sa Pilipinas. So magpakita lang ng proof of affiliation
kung hinihingi ng immigration officer kung kasama ang iyong foreign spouse. Ito ay ang marriage certificate. Kung kasama naman ang mga foreign kids, ito ay ang birth certificate. So, sayang yun, kabayan, lalong-lalo na kung magstay kayo ng matagalan sa Pilipinas, i-take advantage ninyo ang balikbayan privilege para sa iyong foreign spouse and foreign kids. Ikaw, wala kang tatak as a dual citizen. Kasi nga, unlimited yung stay mo sa Philippines. Yung date of arrival lamang yung itatatak sa iyong passport. Travel insurance is now optional. Hindi kagaya noon na mandatory talaga. But I highly suggest, lalong-lalo na kung magbabakasyon ka lang sa Pilipinas, kasi hindi mo naman alam ang emergency. So it's good if you have travel insurance. Kung afford naman kabayan, kung pwedeng idagdag sa budget during your travel, kumuha po kayo. Siguraduhin lang po na yung travel insurance na kukunin ninyo ay magagamit niyo sa Pilipinas. Kasi may mga ibang travel insurance na hindi siya pwedeng gamitin overseas. So kapag kayo ay nag-avail, i-avail ninyo yung magagamit niyo internationally in cases of emergency. Doon sa mga kabayan nating unvaccinated, may mga iilan-ilan pa rin tayong inquiry about this. So wag na kayong mag-worry na hindi pa kayo pwedeng umuwi na Pilipinas. Pwedeng-pwede na po kasi matagal na pong na-lift ang protocol na iyon. So hindi na sila nanghihingi ng antigen or RT-PCR test. You guys can go home freely kahit na unvaccinated ka. Doon naman sa mga nagtatanong about exit clearance. Kasi nadi-discuss din natin ito sa mga foreign passport holders, sa ating mga foreign friends, that if they have stayed in the Philippines for 6 months or more, eh magre-require ng exit clearance. Sa dual citizen, hindi po applicable ang exit clearance. Kasi nga, as a dual citizen, pwede kang maglagay sa Pilipinas ng matagalan. For your foreign spouse and foreign kids who were admitted under the Balikbayan Program, hindi din sila required ng exit clearance kahit na more than 6 months pa yung stay nila sa Philippines. Pero kung nag-extend kayo ng visa, for example, nagamit na ninyo yung 1-year Balikbayan Privilege at magsistay pa kayo ng matagalan sa Pilipinas, kailangan nyo mag-apply ng visa extension, eh doon na magsisimulang mag-require ng exit clearance. So, napaprocess ito, kabayan. Pwede nyo i-process online. Pwede din kayo mag-process sa pinakamalapit na office ng Bureau of Immigration sa mga area ninyo. Or kung medyo mahaba yung layover ninyo sa Manila before your flight going abroad, pwede nyo din i-process ito sa one-stop shop sa Bureau of Immigration, Terminal 3, 3rd floor. So may video tayo niyan kung paano ang papunta doon. I-check nyo na lang sa channel for your reference. Sa travel tax naman, magre-require ito kung yung stay nyo sa Philippines is 1 year or more. So kung less than 1 year, kung 6 months lang kayo, 7 months, hindi nyo kailangan magbayad ng travel tax. So ang travel tax for economy class is 1,620. Sa mga first class is 2,700. Kung sakaling ikaw ay magbabayad ng travel tax kasi medyo natagalan yung stay mo sa Philippines, ito ay pwedeng i-process online. Pumunta lang kayo sa website ng Kyeza or pwede mo naman itong bayaran, kabayan, sa airport kasi may mga counter naman sila doon for travel tax. So ito na lang ang mga hinihingi nilang requirements para sa mga dual citizens na babiyahin ng Pilipinas or paalis man ng Pilipinas, mag-isa ka man lang or kasama mo yung pamilya mo. Doon naman sa ating mga kabayang dual citizens na kakauwi lang ng Pilipinas or kakaalis lang ng Pilipinas, kung maaari nyo pong i-share ang inyong experience, may mga dokumento pa ba silang hinihingi sa inyo aside doon sa ating nabanggit para sa mga travel requirements? Naging smooth ba ang inyong travel? Naging stressful ba or naging hassle-free ba? Kung maaari nyo pong i-share yan sa comment section, I would really appreciate it, guys. So ito ang ating latest for arrival and departure for dual citizens for the month of November 2024. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli, kabayan, ako'y nagpapasalamat at nawa'y yung biyahe papuntang Pilipinas man or palis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone. We'll be right back.